magandang umaga sa bawat isa. Maganda ba ang umaga ng bawat isa? Yes! Buti po naman. Kasi sa mga tinawag ng Panginoon, bawat araw niya ay mabuti at maganda. Kasi mga tinawag ng Panginoon, bawat araw may patas. Naman yung suliranin o pasan ng tinawag ng Panginoon, araw-araw meron patas. Amen! Yun yung sinasabi ng Panginoon na kapayapaan. Ibigay sa inyo, hindi ang kapayapaan ang ibigay sa inyo. Yun po yun. Kaya lagi maganda ang umaga ng mga tinawag ng Panginoon. At sa umaga nito, salamat sa bawat kapatid, bawat isa sa mga kapatid natin na online na naibin sa atin sa bawat isa. Sa bawat isa na kapiling nagsisita na patuloy na kampanaan ng pangkuling bilang mga tinawag ng Panginoon. Kasi yun isang pakte na sinasabi God is sign na rin. No? Nasa kanina may nagpaparinig doon. Alam mo kung ano yung pinarinig niya. Sabi daw, dalawin daw. Pag dumadalaw daw yung mga aligi, sabi yung ganyan, eh meron daw kaligayahan na araw naman. Simple lang, sir, pinarinig din niya taong yan. Pag-uusapan po natin yan, siguro pagkatapos na ng ating hagdon, na mabalan na hapunan. Kasi medyo nag-pandemic, kaya di tayo nakapasyan. Pero mapag-usapan na rin natin sa bawat. At ano yung mga kapag sinasabi na dali sa inyo rin? Napakarami yun eh. Na nalulungkot tayo na hindi yung diwa, yung kahulugan, yung sinasabi na reliyon, yung dali sa hindi masyadong naiintindihan ng maraming na reliyon o na sasagot. 15 taon na. 15 taon na na humihila ng movie sa Nazareno. No? 50 taon na humihila sa pumiyo pa rin. No? Nagpupunas ng panyo. 15 taon na nagpupunas ng panyo. Chismosa pa rin. Kasi sinabi ko, no? May mga, ano yung nagre-relihiyo, no? Nagkasabi sila yung nagsasabi. 30 taon na nasisim ba sa nagsasamba o sumisim ba alam, magnanakaw pa rin 20 taon na ano mga kapatid paglabas ng simbahan nasendo pa rin ibig sabihin yung diwa, yung kahulugan ng sinasabi hindi nakikita diyan. Kasi pag sinabi mong reliyon, relasyon sa Diyos. Kaya na ang dalisay na reliyon, sabi mo ganun, ay ito. Mabasa naman, di ba? Sabi mo ganun, dalawin ang babaeng bao. Ibig sabihin lang yan, pagmamalasakit sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Pagdamay sa kapwa. Yun ang ibig sabihin yan. Ang importante ay sumunod. Anong sabi ron? Iniingatan ang kanyang sarili na walang dungis sa sanlibutan. Kasi yung sanlibutan may dungis eh. Marumi yung sanlibutan. Ngayon, ikaw tinawag ka ng Panginoon, nagre-reliyon ka, may relasyon ka sa Diyos. Ano yung gagawin? Iniingatan mong walang dungis ang iyong sarili dito sa sanlibutan. Yun yung reliyon. Yun yung pakikipagrelasyon sa Diyos. Yun yung pakikipagkasundo sa Diyos. Yun yung sinasabi natin, 15 taon na, hilaan ang hila. Tapos paglabas po, sabungiyaw ka pa rin. Diba? Anong ibig sabihin nun? Yung diwa, yung kahulugan ng sinasabi mo ng dumis sa sanlibutan ito, hindi nagagawa. Ano ang kahuluan ng reliyon? Sabi ng kasulatan. Ano ang kabuluan? Ibig sabihin, ang sabi sa aklat ng awit, sa 55, 19,
19. Didinggi ng Diyos at paghihigantian sila. Sinong sila? Silang tumatahan ng una. Ang mga tao na walang walang pagbabago. Ang sabi ko, paghihigantian sila ng Diyos yung mga taong walang pagbabago. Kasi hahanapin ng Panginoon yung tunay na reliyon, tunay na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin nun, may lakas ng Diyos kapag ikaw ay may relasyon sa Kanya. Una dyan, isa pa sa kahulugan niya nung pagsamba mo sa Diyos. Paglilingkod mo sa Diyos, yun eh. Yun yung hindi, paglilingkod sa Diyos. Ngayon, kapag pinaglilingkuran mo sa ano ang gusto niya, yung ibig sabihin nun, ano ang gusto niya kapag naglilingkod ka sa Diyos? Ang sabi sa aklat ng Roma, na madalas nababasa natin, ganito yung pagkakasabi sa uno. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhin ko, sabi ni Apostol Pablo, pinakikipusap ko mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, alam-alam sa kabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga kakawan. Yun yung pagka nag-iiliyon. Kapag nagsasadyos ang isang tao, iyaharap mo ang inyong katawan, isang haing buhay, banal, kaya-aya sa Diyos. Kasi, yun ang batas ng Diyos. Kasi may relasyon kayo eh. May relasyon kayo. Kaya ang isang tao, kapag may relasyon sa kanyang asawa, sa kanyang pasuntahan, ano ba yung pagmamahal na ipinapakita mo sa kanya? Ginagawa natin sa kanya. Yun yung diwa ng relasyon ninyo. Kaya ano naman yung relasyon natin sa Diyos? Asan yung diwa? Ang diwa, sabi nga nun, iharap yung katawan, haing buhay, banal, kaaya-aya, nasya. Nasya, ano? Nasya ninyong katampatang pagsamba. Sa ninyong katampatan sa pagsamba. Yung pala yung nasisipin pagiging tapat. Kapag nagagawa mong iharap yung iyong katawan, nabuhay sa Diyos. Yun yung relasyon mo sa Diyos. Kapag naiharap mo yung iyong katawan, banal, walang dumis, buhay, kaya-aya sa Diyos, yun yung tapat na pagsamba. Yun yung hinahanap ng Diyos kapag haharap na kung saan, sabi sa aklat ng Roma, sa 6, ganito ang pagkakasabi, sa 6:19 ng Roma, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa katarupuhan ng inyong naman, sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong sangkap, ang inyong sangkap na katawan, na pinaka-alipin ng karunihan at lalong kasamaan. Yung pula ang katawan natin, dati, na alipin ng karunihan ng kasamaan. Itong katawan ito. Pero ang sabi rito, kung papaano pinaka-alipin ng karunihan, lalong kasamaan, gayon din, ihandog ninyo ngayon, yung ngayon, bukas, ngayon pa rin yun. Yung susunod na araw, ngayon pa rin yun. Ibig sabihin yung araw-araw ngayon. Masabi ron, agayon din, ihandog ninyo ngayon ang inyong sangkat na pinaka-alipin ng katuwiran sa ikababanan. Yun yung sinasabi sa ating arabi na iniingatan yung kanyang sarili na walang dumis na salibutang ito. Ano ibig sabihin nun? Inihaharap yung ating sarili na pinaka-alipin na sangkapan ng katuwiran sa ikababanan. Ibig sabihin mo, kapag ikaw ay nagre-religion o ikaw ay may pagkakasundo sa Diyos, ang iyong sarili inilalakad mo ng merong kabanalan sa Diyos. Yung pinakamulugan
ng salitang renew. Kung papaano sa aming Panginoon, ako'y banal, lumakad kayo ng may kabana. Yung po yung sabihin niyo. Kasi marunong yung sanliburan eh. May dungis yung sanliburan. Dudungisan ka ng sanliburan. Pero tinawag ka ng Panginoon para ano? Alisin yung dudungis kayo kahit nandiyin ko pa pa sa sanliburan. Bakit? Kasi may relasyon kayo ng Diyos. Tulad sa iyong asawa, may relasyon ka sa asawa mo, ano yung gagawin mo? Matapos kang pagluto ng asawa mo, no? Matapos maglaba yung asawa mo, pagkatapos, ano gagawin ng asawa? Bubulyawan pa. Napabot na yung asawa mong alalaba. Napabot na kaling luto. Tapos yung gagawin ng asawa, bubulyawan, sisigawan pa. Yung ba yung batas na tinutubo? Di ba hindi? Ituring mo, sabi nyo sa asawa, ng lalaki, ituring mo siyang katulad ng ano, babas ang tingin. Kasi ang babae o marupok, masyado siyang maramdamin. Kaya ingatan niya ng lalaki, sabi nyo, yun yung batas na sinasabi. No. Yung kamay mo, iyahawak mo sa balikat ng iyong asawa. Kaya happy mo sa akin yung relasyon niyo. Yes. Hindi ano, kapatid? Hindi susok sa sapal eh. Hindi ito, ginaganyan. Ganun yung batas. Kapag kayo yung tinuturo, kapag may relasyon ka sa Diyos, hindi yung hindi nakaalam. Hindi yung paglabas, magtayo kayo tayo, magsiupo kayo upo, pagkatapos labas, balik sa dati. Hindi ganun. Kailangan may masumpungan yung pagbabago. Ano ba yung gusto ng Diyos kapag aga ka sa feeling ng yung pamilya? Ano ba yung dapat makita sa iyo diyan? Ano ba yung dapat makita sa iyo pag nakalabas ka? Di ba? Ganun. Sa asawa, di ba? Kailangan ko ang sampalin mo yung asawa. Hindi naman kailangan kapag kulang naman nung ibinibigay naman nung asawa. Kapag ibinibigay naman nung asawa, makontento naman. Ibig sabihin ba, yun lang yung naging kakayanan na naibigay sa nasahod ng asawa. Salamat natin sa Diyos. Hindi naman yung kundi mababa yung ibinigay, talakan mo ng talak. Oo nga. No! Gano'n naman yung gagawin ng wala naman tigil yung bibig ka. Hindi mo magbibigay. Yun yung batas na ikaw ay nagsasadyo. Kailangan masok ko kaya nga ilaw. Maging ilaw kayo sinibutang ito. Nasusumpungan yung tunay na pagsunod sa Panginoon. Kaya masubok eh. Marapat gamitin ng may ari. Isa kang sasigdan. Isa kang gamit. Na anumang oras pwede kang gamitin ng Diyos. Halimbawa, sa labas. Diba? Galit yung kapitbahay mo sa labas. Eh, sisiglang gamit ka ng Diyos sa mabuting gawa. Anong susuklin mo? Diba? Hindi galit ang susuklin mo. Diba? Magiging mahinahon ka eh. Magiging mahinahon ka. Yun yung may susuklin mo. Kasi yun yung turo. Diba? Yung pagpipigil, magagamit mo yun. Yung mabuting bagay na gusto ng Diyos sa'yo. Gagamitin mo ngayon. Kasi sisiglang hirang ka eh. Gagamitin mo ngayon yung pagpipigil. Bakit? Kasi sabi ng banal na kasulatan, ang galit ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Nabasa mo ngayon ito, narinig mo ngayon yun. Yun ngayon yung itiral sa'yo. Yun yung itiral, yun yung lalabas sa'yo.
Kaya kung ano yung kayamanan ng iyong puso, yun yung maipapakita. Kung kayamanan ng puso mo, nagdadating ka, yun yung dapat na sa'yo. Pero kung yung kayamanan sa puso mo, ang nandiyan, pagiging mahinahon, yun yung lalabas. Kaya kung ano yung kayamanan ng iyong puso, yun yung lalabas sa isang tao. Kung mayaman sa puso mo yung salita ng Diyos, yun yung lalabas sa pagkatao. Yun yung sinasabi yung pagsamba sa Panginoon. Pakikipag, relasyon sa Diyos. Tagal tayo mga kapatid, nag-aaral lang sa Panginoon para mabigyan natin ng lubos na paluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya inaasahan ng Panginoon na sinasabi natin, bagamat maliit ang ating kapisanan, kilala tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. No? Ang kapisanan ito, maliit kung tignan, pero malaki sa kanilang ng Panginoon. Laging nakatapak sa puso ng bawat isa. Kasi maliit na maliit na kapasan pero mahal na mahal. So ang inaasahan ng Panginoon sa bawat isa, magsisikap. Magsisikap na ang makikita ng Panginoon yung kabutihan itinatangin sa puso natin. Dalawin mo, sabihin ka ng magpala. Magmalasak kayo, magmahal kayo sa inyong kapwa. Kayo yung gulo sa bawat isa sa atin. Kunting agrabyado, sabi ng Panginoon sa kanyang sulat, kung magkita ng mga apostol, magkos ay padayan. Nautangan ang halimandaan ng kapatid mo, hindi siya nakabayad sa'yo dahil sa kawalan ng kapatid mo, hindi mo na may kamamatay. Mamamatay ka pa dahil hindi ka nagbayaran. Kaya mo wala yung kapatid mo. Hindi kaya mo mamatay mo nila. Patayaan na lang. Kasi yung pagmamahal mo na naman sa kapatid mo. Hindi na pinagtakan mo. Ganun yung tuho. Ganun yung araw na ipinababatid sa bawat isa. Kung paano mo naging alipin ito mo itong katawan. Kasi siya natin nihaalipin yung katawan. Yung sangkap yun ng iyong katawan. Na dati alipin. Yung mata mo, alipin sa panunood na hindi maganda. Di ba? So, dati, yung asawa mo, mahal na mahal mo. Kasi yung asawa mo, medyo sexy. Wow, mahal na mahal mo. Mali yung nag-garapong, pinistag mo na. Ganun naman eh. Pero hindi. Sa mga tinawag ng Diyos, kahit garapong pa yan, mahal mo yan. Diba? Ganun yun eh. So, mga pagmamalaki mo pa rin yun. Pero hindi lang sabihin mga kapatid, habang nililigod ka sa Panginoon, habang tumatagal, sige tumatanda ka eh. Ganyan lang ako eh. No? Habang tumatagal, hindi kayong paluwag ng paluwag sa paglilingkod sa Diyos. Habang tumatagal, habang tumatanda, patuloy pakapit ng pakapit, mas lalong tumakapit sa ating Diyos ng ating Diyos. Ganun yung magiging dapat. Ganun yung dapat na natutunan. Hinarap mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang mata mo dati, nanonood mo sa hindi maganda. Ngayon yung mata mo, ginagamit mo sa pagbabasa, sa pagtingin sa kapatid mo para pagmalasakit ka mo. Yung kamay mo dati, ginagamit mo saan? Sa batang tiyako. Nagbubukot, kumukuha ng hindi sa'yo, ngayon ang kamay mo, gagamitin mo, saan? Sa pag-alalay, sa kapwa. Nalalayan mo siya, kung kailangan, di ba, kapatid? Kung dati, mga paa mo, saan madalas yan? Saan madalas dati yung, ano, katabi mo, 50 years, 50 years eh, no? 50 years eh. Panayang sigpa, panayang timas ng patio, paglabas, saan, punta, yung paa, sa Bilhaus Pine. Diba? Ganun yung ginagawa. Ito sabi mga kapatid, kapag
ikaw ay umuunay sa Diyos. Itatakbo na sa puso mo na lagi kang tinitignan. Para makailuwas ka na hindi magkasala sa Diyos. Na makagawa ka ng bagay na hindi mabuti sa Diyos. Lagi mong inisipin niya. Dahil tinawag ka ng Panginoon, anak ka ng Panginoon, lagi siyang nakatingin sa iyo. Doon, may ingatan mo ang sa iyo. At pag may gagawin daw, hindi nakatingin sa akin ng Panginoon. Bakit nakatingin sa iyo ang Panginoon? Kasi anak ka man. Ibig sabihin nun, ang paningin ng Panginoon ay nasa iyo. Kaya, maragalamhati ang Panginoon, malulungkot ang Panginoon kapag nakita yung kanyang anak. Na hindi sila liwanag yung nakikita, hindi run out. Panunungkot yung Panginoon. Hindi lang natin nakikita, pero nagkaroon yung Panginoon kapag nakikita niya ng kanyang anak. Nasa kabila ng natutupunan, napapahinggan, nakikinig niya ang paglakad, run out pa. Panunungkot yung Panginoon. Pero kapag nakitaan ka ng liwanag, mabuting gawa ang tinutukoy sa ating pag-aaral. Mabuting gawa. Dahil meron kang relasyon sa Diyos. Hindi mo man yan narinig sa Diyos na sinasabihan ka. Makaramdaman ang puso mo na nakapagbibigay ka ng karangalan sa Diyos. Kapag naaagawa ka ng bagay na mabuti sa iyong kapwa. No? Mabuti sa iyong kapwa. Huwag tayong mag-check natin. Sasabihin natin na natin na lang yan. Paulit-ulit na lang. Kailangan damahin pa ulit ulit para ang pagbabago. Huwag na yun. Kaya sabi niya, walang nakasalatan, huwag kayong mapago sa paggawa ng mabuti. Hindi ito pagbibigay ng sabihin mo yun. Ano ba tawag doon yung paglabi mo siyang dinadamayan eh, parang tusikin mo ka, parang hindi mo siya inaayaan kung virus na sarili niya. Hindi yun. Basta ang utos sa'yo, huwag kang mapagod sa paggawa ng pambuti, yun ang kanyang. At ang kaisipan doon, nakapagbibigay ka ng kaluluran sa ating Diyos na makapangyari. Hindi na akong sabi nagbigay ng Diyos. Kasi ang kailangan lang sa ating pag-aaral, yung relasyon mo sa Diyos, kung paano siya mabibigyan ng karangalan, kung paano siya mabibigyan ng kaluluran, isang bagay na kapatid, pagbuhin natin yung ating sabi. Tanggapin natin ang ating Diyos na totoo sa ating buhay. Sundin natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon makapagbibigay ka ng tamang relasyon sa ating Diyos ng mga Panginoon. Yun po yun. Yun po yung ating mga pinag-aaralan. Ibigay natin yung ating sarili sa ating Diyos. Tama po ba yun? O yun. Ay, ito, tama niya. Okay. Kasi, makapapapala eh. Salamat at mga kapatid, maraming salamat sa inyong pag-ibigin. At gusto lang po natin na bamitin niya. Nandito na tayo sa pagsunod. Nandito na tayo sa ay pag-relasyon sa Diyos. Gawin na natin yung gabis natin. No? Hindi better lang yung pinakagabis na dapat gawin para sa Panginoon. Gawin na natin yun. Hindi natin hawak yung ating buwan. Hindi natin hawak. Walang malakas-malakas dyan dahil bata ka pa. Walang malakas na. So hanggat makapaglilingkod ka sa Diyos, ibigay mo yung gabis mo para sa Panginoon. No? Para sa kanya. Dahil hindi natin alam bukas na kung anong mangyayari. Huwag kang mamatay yung kiss mo sa kapatid. Huwag kang mamatay ng sabongero ka. Huwag kang mamatay ng sugarol ka. Mamatay ka na maging dapat sa Diyos. Kung kaya, yun yung bagay. Kasi yan yung hinaharap mo sa Diyos pagdating niya. At hindi ba, pati pagka namatay ang pismosa, yung mukha nun, agalun. Yung agalun, hindi nakangiti. Kaya huwag kang mamangat, sinag ganyan. Ano? Kailangan,
mamatay ka sa harapan ng Diyos na ikaw ay dapat para buhayin ka ng Panginoon sa buhay mo. Buhay ang Diyos. Magandang umaga sa Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. At ang galing lang. Salamat sa Panginoon. Panginoon sa mga talakayan na narinig natin sa umaga nito. Salamat sa ating mga kapatid na nanggaling pa sa mga iba't ibang lugar. Punin ng Panginoon mga kapatid. Pagpilin natin ang pag-aaral, magandang umaga sa mga kapatid natin maka-online at sa ating mga kapatid na nasa labas. Pasensya niya, yung mga nasa labas. Darating din yung araw na tayo magsasama-sama sa gawain sa loob ng mga kapatid. Sa ating pag-aaral na napakaganda po ng pagbabahagian sa sharing at sa pagbabahagi ng ating pagbabahagian. Sa ating lehi ng pagdaraganda lang po, sa ating pag-aaral, ito pong aklat ng Santiago, sa ating po sa chapter 1 ng Santiago, sa verse 27, sa ating Apostol Santiago. Ang dalisay na reliyon at walang lumi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ikot. Sabi, muna daw po, dalagi ng mga ulila at mga babae ng bahay. Sabi ito, saan? Sa kanilang kapigatian. At pagkatapos niyon, mga kapatid, at pagkinatang walang lumi sa kanilang sarili, sa sanglipunan. Yung taong nasa religion, sa religion, sabi, may kumpulin daw po, ano may kumpulin? Ingatan daw po natin yung ating mga sarili na walang lunis dito sa sarili. Kasi kung ating sabi pag-aaral, mga kapatid, kasi kung ating iaakyat, kasi kung nabanggit ka po na po ilang kanina, yung sa mga, ano, kung ang sino man ay nag-iisip na siya yung religyoso, ang baga sa ating mga kapatid na bago. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang hila, kundi inagaya ang kanyang puso, ang religyo ng tao ito ay walang kabuluan. Diba? Sa atin, pagka nakita natin na nakapagpil ang isang tao, pati lahat ang tasang ng pagbaba, minsan nakamaroon, makikita natin ano, religyoso yung tao ito. Pero sabi niya, pero sabi ni Santiago, wala daw kabuluhan yung pagiging religyoso niya kung ang kanya dila, ano, no, hindi sinasabi na pati hindi na maharap. Bago tayo, ano, talakayin po muna natin, no, yung salitang religion, mga kapatid. Pagka pinag-usapan po natin yung salitang religion, ano po ba yung mababang na pagsasabi dito? Kasi po, sa Griego, yung salitang religion, ito po ay tinatawag na Thereskia. No? O, Thereskia, ganyan natin ang pagkakapronounce yan. Ang kahulugan nito, sa mababang na pananalita, ito yung pagsamba sa Diyos. O yung tao magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Bakit po? Kasi po, simula nang magkasala yung unang tao nilikha ng Diyos, no? Nagnais na po yung pagkakalang relasyon niyo sa tao. Bakit? Dahil doon sa kasamaan ginagawa ng tao. Ngayon, sa ating pag-aaral, sabi rito, mga kapatid ko, yung tunay daw po na religion, sabi, sa ating pag-aaral, dalagin na yung mga huli at baba. Alam niyo ba mga kapatid sa Unang Tipan? Sa chapter 24 ng Unang Tipan, pasabi ko muna yung sinasabi ko hindi at baba yung baba. Sabi nito, sabi, aklat ng Deuteronomy, sabi nito. Sabi sa chapter 24 ng Deuteronomy, kung babasahin natin dito sa
Yung sa verse 19. Nung pumunta tayo sa mga kumilaan sa Satanayo, sabi ito, pagka iyong aanihin ang iyong kalo sa tubig, ito yung mga batas ko ng unang panahon eh. Pagka iyong aanihin ang iyong kalo sa tubig, at nakalimot ka ng isang bigti sa tubig, kumani ka ng, kumani ka sa palayan mo. Diba pagka niyan, bigti siya mo. Tapos, kaya isinisipan mo eh, yung sasama-sama mo. Sabi nito sa aking binabasa, pagka may nag-iwan ka, huwag mo na daw babalikan yung huwag mong paghihinayangan. Bakit? Kasi sabi nito, pagka at nakalimot ka ng isang pipi sa bukit, ay huwag mong pagbabalikan kunin. Huwag mo na siyang babalikan pa kunin. Bakit po? Sabi nito, magiging sa taga-ibang lupa, saan? Sa kulila at sa babaeng bao, ang pagkatapos ng mga bagay niyan ay nananig na kangiyan mo upang pagpalaan ka ng Panginoon ng Diyos sa lahat na gawa ng iyong buhaman. At sa 20, sabi niyo sa 21, isang parte naman, pagka ikaw ay nabibitas sa iyong kumasan, ay huwag mong pupulitin, huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila, at sa babae. Ay, yung mga batas mong araw. Kaya kung ano titignan, maharap sa mga bato natin ng kulit. Pagka sinabi yung babae, di ba ako? Ano ba to? Ito po yung mga viuda. Babaeng bao yung mga iniwala na kasama. Ay, yung mga viuda. Ngayon, isa sa makikita natin sa magandang halimbawa sa binabasa ko yung sa kanan din kami yung mga. Yung nangyari kay Noemi at kay Ruth na magbinan. Habang nagkakaroon ng pag-aani, kung si Ruth tsaka si Noemi, mag-ganagyan eh, pinupulog nila yung mga hindi na lang po. Hindi na binalikan yun ng malapit na pinsan nila kasi nga, may batas na sa kautusan ni Moses na may mga kautusan, may mga batas, may mga palatuntunan. Ayun naman na yung patangin nila. Kaya kung ating titignan, mga kapatid, sa ating pag-aaral, napakahalaga sa paningin ng Panginoon. Yung sinasabing babaeng bao at yung mga ulila. Siyempre, yung babaeng bao ba? Ganun na rin yun eh. Yung ulila na rin. Sila daw yung mga bagay na dapat bigyan ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Iglesia. O yung sinasabing nasa reliyon. Kaya nga pinag-usapan natin mga kapag-usap ng reliyon, mali yung mga pakiwari ng iba. Anong reliyon ka? Mali yun eh. Kasi nga, hindi nila nalagaman. Akala nila yung reliyon. Ito yung pinapay ko sa sekta. No? Para gawin hanap buhay yun, diba? Kaya pag sinabi natin reliyon, ito yung salitang yung pagsamba mo sa Diyos o yung relasyon mo sa Diyos o yung sinasabing yung pagbabalito ng mga tao sa Diyos. Ngayon sa ating pag-aaral, bakit sinasabi ni Apostol Santiago yung salitang at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa salitan? Sa ating mga mananampalataya, sa ating mga sumusunod sa Diyos, tayo po ay nasa kalagayan ng tamang reliyon. Ano yun? Yung tamang pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Bilang na may relasyon sa Diyos, bilang nagbalik-loob sa Diyos, bilang sumasamba sa Diyos, meron tayong dapat na maging katangian. Ano po yun, mga kapatid? Yung sinasabing pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Bakit po, mga kapatid? Ano po ba ang merong sa sanlibutan? Bakit ang isang mananampalataya o tayong mga sumusunod sa Panginoon ay pinaiingatan ng ating sarili? Ano bang meron sa sanlibutan? Alang-alang sa mga bago. Sabi ko, pasahin po natin. Kung bakit pinag-iingat ang mga mananampalataya ng Diyos dito sa sanlibutan ating ginagalawan, ito po yung mga bagay na kadalilanan. Isa-isahin po natin. Aklat ng alam na ito eh, ng mga iba na ito mga kapatid. Sabi rito, sa chapter 1 ng 1, sa verse 2,
umpisa natin sa 15. Itutuloy-tuloy ko lang po ng pagbasa, mga kapatid. Sabi rito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Sino po yung pinagtutungkulan ni Apostle Juan? Yung mga mayroong relasyon sa Diyos. O yung sinasabing nasa kalagayan ng relihiyon. O yung sumasamba sa ating Panginoon. Ito po ang kanyang sulat. Sabi rito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni, sabi rito, hindi lang yung ganda ng sanglibutan eh, ni ang mga bagay na nasa libutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ano sabi? Ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ano-ano po ba yung mga nasa sanglibutan? Tuloy ko po na pagbasa, mga kapatid. Sapagkat ang lahat na nangat sa sanglibutan, maliwanag po na pinaliwanag ni Apostle Juan, no? Sapagkat ang lahat na nangat sa sanglibutan, isa-isahin po natin, ang masamang pita ng laman. Pangalawa, at ang masamang at ang kapalaluan sa buhay. Ay lang po yung mga nasa sanglibutan. Ay hindi mula sa amas, kundi sa sanglibutan. Ang mga masasamang bagay daw po na kapatid na sanglibutan. Kaya pinaiingatan yung mananampalataya sa sanglibutan na magkaroon ng katangian ng pagiging mga walang nungis. 17. Bakit po? At ang sanglibutan ay lumilipas. Yung ano po na sanglibutan, lumilipas po yun. Kita nyo mga kapatid ha, etong talatang ito, hindi po ito matutunan ng sino man. Yung sinasabing ang sanglibutan ay lumilipas, di ba? Noong araw, nang medyo bata-bata tayo, baka nang bago kami isang karito sa Laguna, pagpasok mo pa lang ng expressway ng SLEC, makikita mo na yung simon, makararamdaman mo na yung maayos na simon ng hangin. Kaya kami sa Landayan. Pagka pumunta ka sa pong sa Landayan to, makikita mo yung ganda ng Landayan eh. Hindi ka nung karaming tao, hindi ka nung ano, masyado polluted na ngayon eh. Doon pala isang pulo, nakakalipon pa kami dyan eh. Nakakadaon pa din yung mga bangka eh. Ganun ka ganda yung araw. No, sa yung video pa lang, pero usapan pa lang natin dito sa Landayan. Hindi ka isang pulo, no. Pero kita niyo mga kapatid, pati na papunta ka ng Landayan, makikita ko na doon yung makikita mo na sa pulo eh, yung dumi ng tubig. Ibig sabihin, kung bakit yung kinukwento yun, mga kapatid, ipinapakita sa ating pag-aaral na kahit na anong ganda ng sanglibutan, dumilipas na. Ano ang sabi ni Apostle Juan? Sabi niya rito, at ang sanglibutan ay dumilipas at ang masamang pita niyaon datapuwak. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. No, ano ang dapat? Pag ito, pagka ang isang man ng palataya, namumuhay, kasi tayo naman eh, bagaman tayo nagsama-sama sa mga gawa ay pagdilipot sa Panginoon. Pero, ang kinitulusan natin, isa, no, tayo po ay nasa sanglibutan. Kaya bilang namumuhay sa sanglibutan, kinakailangan yung pag-uugali natin, hindi gaya ng pag-uugali ng tao sa sanglibutan. Ano-ano ba yung mga pag-uugali ng tao sa sanglibutan? Meron dyan, masakim. Diba? Meron sa sanglibutan, lahat na ng mga bagay, gusto, nasa kanya. Sa sanglibutan, meron hindi nasisihan kung kanilang kalagayan ng kanilang kapwa. Halimbawa, yung kanyang kapwa natin dating nahirap, medyo umundad ng konti, di ba? Merong kapwa ang hindi natutuwa. No? May mga ganun. Ang tutuloy po, yung mga tao na nasa sanglibutan. Pero sa ating mga mananampalataya, alam naman natin na wala tayong ganun pag-uugali. Kasi bakit? Pare-parehas tayong nasa kalagayan na iniingatan ang ating mga sarili na walang lungis sa pamumuhay natin sa sanglibutan. Sa akin ng Galacia, mga kapatid, mayroon kong pagkakasulat sa Greek. Sa Galacia, sa chapter 1, sa Greek,
sa Galatians sa chapter 3 verse at chapter 1 verse 3 up to 4 sabi rito, sulat naman ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, sabi rito, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoon Jesus Cristo. Sabi nito, na siyang ang pinutukoy ng Diyos at ang ating Panginoon Jesus Cristo, sabi nito, na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtasan dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Yung layunin pala ng Diyos, yung pagkakabigay niya sa ating Panginoon Jesus Kristo, ano po ang purpose niyan? Yung salita ano, sabi niya rito, yung bang mailigtas tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Ayun daw po yung tutukoy ni Apostol Pablo bilang mga namumuhay sa sanlibutan, ibinigay ng ating Panginoon Diyos na makapagyari sa lahat ng ating Panginoon sa Kristo upang ang bawat isa po daw sa atin ay mailigtas sa masamang sa sanlibutan. Kaya nga ako ating titignan mga kapatid eh, pagka ito ay mananampalataya, dati kang agarabyado sa hindi mananampalataya. Maging sa mga sa tabo na sanlibutan, huwag na natin ipasok yung mga mananampalataya eh. Sa pagiging mahihirap na lang ang mayaman eh. Diba? Makikita natin yung takbo ng batas ng sanlibutan eh. Pagka may mayaman ka, no, meron kang special treatment. Nakagawa ka na ng masama, no, suspect ka pa rin. Pero pagka sa mahirap at nakagawa ng bagay na hindi naman ganun kasama, dapat ka kaagad. Diretso ka agad sa kutungan. Wow, kaya magbago. Kung tayo ka rin, ang gago yan. No? Pero pagdating sa Panginoon pa sa Panginoong Diyos, no, ay yun yung bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Dahil bakit? Ano man yung ganda na sanlibutan, ano man yung katangitan yung sanlibutan, darating ang panahon, darating at darating, ang sanlibutan po ay ilipas. Mawawala. Lahat po yan ang buong sa sanlibutan. Bukos sa inyo na Diyos na makapangyarihan sa lahat yan. Kaya, abang namumuhay ang bawat sa atin sa sanlibutan, pag-ingatan po natin ang ating mga sarili sa sanlibutan. Ngayon po mga kapatid, sa ating pag-aaral, may magandang sinabi po niya, si Apostol Pablo. May babasahin po ang kalata. Iba po na napagandang kalata. Nagkapanahunan ng mga apostol, nang sila po ay nasa sanlibutan. Halimbawa, yung ating mga apostol na hindi po namamatay, sila ay naniniraan sa sanlibutan. Pero ano ba yung ipinakita nilang katangian? Paano po nagpakita ng pag-iingat ang mga apostol nang sila po ay nasa sanlibutan? Basahin po natin. Sa chapter 4 ng unang Korinto, sabi rito, eto po ang pagkakasulat. Chapter 4, verse 9, unang Korinto, sabi nito, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol. Hindi na po siya po siya pato, kundi yung lahat ng mga apostol. At sabi niya rito, na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami, ginawang panuorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Nagpanahon nila ako sa Pablo. Sila daw po yung panuorin ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung mga naninirahan sa sanlibutan. Sa kapanahon natin naman ngayon mga kapatid, wala na yung mga apostol. No? Tayo na yung mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo yung mga namumuhay sa sanlibutan. Ano yung dapat na maging kinakailangan na maging katangian natin? Kasi tayo po ngayon nasa kalagayan ng panoorin ng sanlibutan. Kaya sinabi ni Santiago, yung salitang ingatan ninyo ang inyong mga sarili sa sanlibutan, kasi bakit po
isa sa kadahilanan tayo po kasi ay ano ko rin ng isang liberal. Tayo, simpleng bagay mga kapatid. Pagka nasa kapisanan tayo ng napaglilan kay Kristo, pagka nakita ka ng mga hindi mananampalataya na nakakaalam na ikaw ay member ng kapatidan kay Kristo. Halimbawa, no, sa akin, no, nakita ko sa mga upupan, nakita ko ngayon ang mga hindi mananampalataya. Ano yung magiging feedback sa akin ng mga hindi mananampalataya? Diba? Eto pala siya, no, ganito pala ang katangihan niya. Ay, hindi ba't kabahagi yan ng kapatidan kay Kristo, ng brethren Christ? Pero bakit hindi natuwa niya, hindi mabuli? Ay, yung sinasabi ng Apostle Pablo na panoorin kayo na sa tuntutan. Kung gumagawa tayo ng masama, tayo mananampalataya, no? Nagkakaroon tayo ng gumi sa ating mga sarili. Kaya yung pinapaliwanag ni Apostle Santiago na ingatan natin ang ating mga sarili. No, sa sanlutang ito, na walang gumis, mananampalataya. Diba? Pagka mananampalataya ka, ano ang sabi? Ingatan po ang iyong dila. No? Yung bang sinasabi nila ng mga ano, marites. No? May hindi lang sa mga babae mo. No? Sa mga lalaki din, gano'n. No? Mario naman. Gano'n naman ang pagkakaiba niya, mga kapatid. No? Kaya kinakailangan sa atin, no? May bagamat may ilipang pindiro, pero sa atin lang yung mga kapatid, dapat malaman ang isang mananampalataya, meron pa yung tungkulin. Bawat mananampalataya, bawat kabahagi ng kapatiran kay Kristo, mayroong tungkulin. Ano ang tungkulin na dapat maging katangian ng bawat isa sa atin, mga kapatid? Nung ingatan natin ng ating mga sarili sa sanlibutan ito. Na ang sanlibutan ngayon, ano, ay nakahilig sa masama. Isa pa, sa kataman ng Pilipos, sa chapter 2 ng Pilipos, sabi rito, sabi sa Pilipos, chapter 2, verse 15. Ito, umpisa ko na sa ano, 14, sabi rito, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na mga na walang gulong-gulungan at pagkatalo. Para saan? Upang kayo'y maging walang sana at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang ano, lumis. Liwanag ko kakasabi ha. Sabi rito, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang gulong-gulungan at pagkatalo. Upang kayo'y maging walang sana at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama. Sino po yung binabanggit na lahing liko at masama? Diba? Yung mga tao na sanlibutan na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Sila yung sinasabi ng ni Apostle Pablo na sa gitna ng isang lahing liko at masama. Yung binabanggit na mga walang Diyos. No? At sabi ka rito, na sa gitna nila, ano, lumiliwanag kayong tulad na ano, sa mga ilaw na sa sanglibutan. Ang ganda po ng pagkatalakay dito ng Apostle Pablo, sabi niya, ang bawat isa daw po sa atin, ang bawat isa po sa ating mga mananampalataya, kinakailangan ano, lumiliwanag tulad ng isang ilaw. Bakit po, mga kapatid? Bakit po ganun ang pagkakasabi niya, Apostle Pablo, na ang bawat isa sa atin kinakailangan na maging ano, maliwanag o lumiliwanag upang maging tularan? Bakit po? Kasi, nang kapanahunan po ng ating Panginoong Hesus Kristo, nang siya po ay nagkatawang tao, ano po yung kanya naging katangian? Diba, mga kapatid? Sa talata pa, John, sabi rito,
sabi sa chapter 9:1, sabi ito, verse 5, ito na, ito yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ito, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ayun pala yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo, natutupo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang pangangaral o ang sulat ni Apostol Pablo, pinatutungkulan niya sa naging katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Lumiwanag tayong gaya ng ilaw sa sanlibutan. Bakit po, mga kapatid? Kasi nga po, kung susubukan natin yung talagang nangyayari lang, yung sa sanlibutan, halimbawa, walang liwanag, lalong-lalong na sa gabi, kahit, di bali sa araw eh, kahit brownout o blackout man eh, nagkakitaan tayo eh, eh papaano pagka sa gabi, di ba? Yung pagka nag-brownout, nagsisipag ka maganap ng liwanag eh, hanap ka ng dagdila, magsisipin yung liwanag mo, o hanap ka ng flashlight, o kaya, yung cellphone mo na may flashlight, gano'ng nagahanap ka ng liwanag, no? Tayo, mga kapatid, kinakailangan ka ng iba po yung binitakangin. Ano po? Yung nagbiliwanag, no? Kasi, ang isang mananampalataya, dahil na nabanggit ko kanina, mga kapatid, tayo po ay panoorin, no? Ng sanlibutan. Pag napintasan ang bawat mananampalataya, hindi lang tayo ang napintasan, no? Higit yung ating sinasampalatayanan. Kaya nga sa isang mananampalataya, no, hindi na po katangian alin, yung pagiging, ano, yung binasa ko sa verse 26. No, hindi na po tayo yung ating po mga dila o yung ating mga bibig, ginagamit natin yung panira, no, yung sisiraan natin yung mga kapwa, kung ano ang yung mga bagay na sinasabi natin hindi magagandang pakinggan, no? Wala na po sa mga mananampalataya yun. Kasi nga po, bilang sumusunod sa ating Panginoon, ang tungkulit po natin, alat-alat po natin, mga kapatid, no? Habang tayo ay namumuhay sa sanlibutan, ano ang sinasabi sa aklat ng Pilipo sa chapter 1, verse 27, ang hindi dapat pamumuhay ay maging karapat-tapas sa Ebanghelyo. Ayun po yung bagay na tinuturo ng ating pag-aaral sa umangan ito. At sa pagkong talata, kung sa huling talata kung babag ito, sa lag mo ng dito, may ganito pagkakasulat, mga kapatid. Sa lag mo sa dito, sa chapter 2 ng dito, verse 11, sa dito, sa hanggang 12, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Na nagtuturo sa atin upang patanggihin natin saan? Sa kalikuan at sa mga kahalayan ng ano? Ng sanlibutan. At po kasi ng kahalayan, mga kapatid, nasa sanlibutan eh. Sugal, alak, etc. No, halos na tanggasama nasa sanlibutan eh. Lalo na kung sa, yung siya nasabing kapatid na program, sa sabungan lang, kung makapasok ka, napakaingay, no? Kahalayan ng sanlibutan yun eh. Beer house, kahalayan ng sanlibutan, di ba? Kaya nga sabi niya rito, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat magbuhay tayong may, ano, pagbibigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan. Ito po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Ito po yung tinuturo ng mga apostol. Ito po yung tinuturo ng ating Panginoon sa Kristo para maingatan natin ang ating mga sarili sa takbo ng sanlibutan ito. Kinakailangan ang ating pamumuhay at ito mga kapatid magkong karapat-dapat sa Ebanghelyo ng Diyos. Kasi alam niyo ba mga kapatid, pag ikaw yung nasa sanlibutan, halimbawa sa ating mga mananampalataya, alam niyo ba malakas makahawa ang sanlibutan?
yung utak mo na sa libutan, napakalakas makahawa. Yung kalayawan ng laman, ng halimbawa, may, hindi nga lang, yung mga pagin niya, nakakahawa nga rin eh. Sabi nga daw ng gano'n, bakit yung mga alanganin, no? Bakit tumagami, eh, hindi naman alanganin, ha? Kasi nakakahawa yun, mga kapatid. Yung lagi mo kasama. Halimbawa, sabi mga mananampalataya, kasama mo rin eh, para mura. Malakas mga hawa yun. Pero para hindi ka maamahawa, kaya kailangan yung ating pangungod, maging karapat-dapat sa Panginoon. Huwag mahawa ang mananampalataya sa mga taong nasa sanlibutan. Kundi, yung nasa sanlibutan, siya ang dapat mahawa sa taong mananampalataya. Kaya tayo mga mananampalataya, dahil yung nasabi ko kanina, mayroong tungkulin ang bawat isa sa atin. Ano po yun? Ingatan ng ating mga sarili sa panahon na yon na tinatakbo ng sanlibutan. Makitang mga kapatid, kunin ang Panginoon sa mga kapatid.